WOA Fairy Tales. Noong unang panahon, sa isang kaharian, mayroong isang prinsesa na kilala sa kanyang kagandahan. Siya ay nag-iisang anak na babae ng hari at papasok sa kanyang pinakamagandang oras sa kanyang buhay. Kaya't nais ng hari na makahanap ng isang karapat-dapat na asawa para sa kanya. Lily, ikaw ay 20 taong gulang ngayon. Oras na para maghanap ng asawa para sa'yo. Ama, ayoko pang magpakasal ngayon. Gusto ko pong makasama ka para alagaan ka. Hindi ako matanda. Bukod dito, marami akong mga tagapaglingkod. Kaya hindi mo kailangang mag-alala. Inutusan ng hari ang mensahero na ipahayag na naghahanap siya ng asawa para kay Prinsesa Lily. Narinig na nais ng hari na makahanap ng asawa para sa prinsesa, maraming mga prinsipe at maharlika mula sa iba't ibang lugar ang dumating upang subukan. Nagdala sila ng maraming handog upang masiyahan ng hari at prinsesa. Sa mismong araw na iyon, ang hari ay nagsagawa ng pagpupulong upang anyayahan ang lahat ng mga binata upang makapili ang prinsesa ng pinakaangkop na asawa. Sa pagdiriwang, binigyan pansin ni Lily ang isang gwapo at mabait na prinsipe. Siya lang ang nagiya sa prinsesa na sumayaw. Kamusta? Ang pangalan ko ay Edward, ang prinsipe ng Edinburgh. Maari ba kitang iyaing sumayaw? Nang gabing iyon, lubos ang saya ng dalawa ng sandaling ito. Nagsayaw at nag-usap sila hanggang matapos ang pagdiriwang. Mula noon, natagpuan nilang dalawa ang parehong himig ng kanilang puso. Tapos na ang pagdiriwang. Maaari kayong bumalik dito bukas. Ipapahayag ko at ni Lily ang nagwagi. Ang taong iyon na magiging asawa ng aking anak. Gayunpaman, kinabukasan, isang kakaibang bagay ang nangyari. Meron lamang isang prinsipe sa palasyo na ikinagulat ni Lily. Bakit hindi bumalik si Edward? At bakit nawala ang lahat ng ibang tao? Narito ang listahan ng mga bagay na kailangan mong ihanda para sa iyong kasal sa aking anak. Opo, aking kamahalan. Kahit na ang prinsipe ay tila isang mabait at perpektong tao, may hinahanap pa rin si Lily na mali sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Bakit kaya sumuko si Edward agad at ang iba? Nakapagtataka kung saan ka nang galing at ang 7 araw ay masyadong maikli upang ihanda ang mga bagay na iyon. Ang aking kaharian ay matatagpuan sa loob ng kagubatan at talagang nalalayo sa mundo. Gayunpaman, sumasang-ayon ako sa mga handog. Ayos lang sa akin ito. Ang sagot ng prinsipe ay lalong ipinagtaka ng prinsesa tungkol sa kanyang pinagmulan. Bagamat malinaw ang resulta ng patimpalak, naalala pa rin ni Lily si Edward. Ang prinsipe nakasayaw niya ng gabing iyon. Tumayo si Lily sa balkonahe at nag-isip. Nasaan ka na, Edward? Bakit bigla kang nawala? Habang malungkot si Lily, may lumitaw na isang ibon. Lumipad ito sa paligid ni Lily na parang may nais sabihin para damayan siya. Ang ibon ay nagpasaya sa kanya kahit papaano. Kinabukasan, ang prinsipe ay dumating upang magpaalam sa hari at sa prinsesa para bumalik sa kanyang kaharian. Sa pagiging mausisa, nagpa siya ang prinsesa na sundan siya upang malaman ang kanyang pinagmulan. Lihim na sumunod ang prinsesa sa prinsipe. Sinubukan niyang magtago upang hindi malamang may sumusunod sa kanya. Sumama pa rin sa kanya ang ibon habang naglalakbay. Ngunit sakaling malaman ito ng prinsipe, kailangan paalalahanan ni Lily ang ibon. Shhh! Sisirain mo ang plano ko! Halika dito! Kapag natapos na ang aking gagawin, makikipaglaro ako sa'yo. Tila naintindihan ng ibon ang kanyang mga sinabi. Lumipad ito sa kanyang bulsa at nanatili doon. Nakahinga ng maluwag si Lily at nagpatuloy sa pagsunod sa mahiwagang prinsipe. Sa wakas, nakarating siya sa kaharian ng prinsipe. Ito ay isang magandang palasyo na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ngunit nagulat ang prinsesa nang makita na walang bantay o tagapaglingkod dito. Tila ang prinsipe lamang. Ito'y kakaiba. Nakatira ba siya dito mag-isa? Matapos ay sinundan siya nito hanggang pumasok siya sa kanyang silid. Sinubukan ng prinsesang sumilip sa butas ng pinto. Nagulat siya nang makita ng prinsesa ang prinsipe na isang bruha. Hahaha, magaling! Ilang araw na lang pagkatapos ay magiging akin na ang prinsesa. At ang kanyang dalisay na kaluluwa ay tutulong sa akin na lumikha ng walang kamatayang gamot. Ano? Kaluluwa ko? Nagulat ang prinsesa at mabilis na umalis sa palasyo at tumakbo. Ngunit naalala niya, bago pumasok dito, kailangan niyang lagpasan ang palaisip ang daan. Naku, anong dapat kong gawin? Paano ako makakalagpas sa daan na ito? Sa pinakamapanganib na sandali, lumipad ang ibon mula sa bulsa ng prinsesa. Patuloy itong kumakanta na parang nais niyang tulungan ng prinsesa.
Nais mo ba akong tulungan makatakas? Sinundan ng prinsesa ang patnubay ng ibon at kalaunan ay nagawa niyang makatakas sa palaisipang daan. Ngunit ang mga bagay ay hindi tumigil doon nang ang prinsesa ay makalabas sa hagdin, isang pana ang lumipad sa harap niya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ibon upang bigyang babala ang prinsesa. Pagkatapos ay lumipad ito sa kanya. Biglang umatras ang prinsesa, kaya't naiwasan niya ang pana. Ngunit dumulas ito sa pakpak ng ibon at nasaktan siya. Sa kabutihang palad, hindi ito naging banta sa buhay ng ibon. Agad na tinakpan ng prinsesa ang sugat nito. Huwag kang mag-alala, munting ibon, magiging maayos ka. Marahan nilagay ni Lily ang ibon sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Pagdating sa palasyo, inutusan niya ang doktor na pagalingin ang ibon. Pakiusap, pagalingin niyo po ang ibon. Ito ang nagligtas ng aking buhay. Gagawin ko po ang aking makakaya, kamahalan. Nang siya ay makabalik, sinabi niya ang lahat sa hari. Ama, naghinala na ako sa kanya, kaya sinundan ko ang prinsipe na iyon. Siya pala ay isang bruha, at sinusubukan niyang kunin ang aking kaluluwa upang lumikha ng walang kamatayang gamot. Ano? Ano nangyari yun? Sabihin mo nga ulit sa akin. Sinabi ng prinsesa ang lahat ng nakita sa hari. Nalubos na ikinagulat niya. Ito'y hindi ka panipaniwala. Siya ay mapanganib na tao. Kailangan natin kumilos kaagad. Uutusan ko ang pinakamagaling na salamangkero. Siya lang ang makakalutas ng problemang ito. Opo, ama. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik ang bruha sa kaharian na nagpapanggap bilang isang gwapong prinsipe upang pakasalan ng prinsesa at ibalik siya sa kanyang palasyo. Ang lahat ng nangyari ay ayon sa plano. Kinabukasan, nang tumayo ang dalawa para simulan ng kasal, biglang lumabas ang isang selyo sa ilalim ng paanan ng bruha at nagpakita ang salamangkero. Ano? Anong ginagawa mo, kamahalan? Bakit mo ako kinukulong dito? Huwag ka nang magpanggap. Ikaw ang masamang bruha. Sinubukan mong nakawin ang kaluluwa ng aking anak, hindi ba? Ngayon ang katapusan ng iyong buhay. Nakita ng bruha na siya ay nakulong at sinubukang tumakas sa selyo. Di matagal nakaalis siya, subalit ang kanyang kapangyarihan ay nabawasan ng malaki. Walang hiya ka! Ngayon, lahat kayo ay pupunta sa impyerno! Ang salamangkero at ang bruha ay patuloy na naglaban. Ginawa niya ang lahat ng paraan upang talunin ang salamangkero. Gayunpaman, dahil nabawasan ang kanyang kapangyarihan, ang bruha ay hindi manalo-nalo. Ngunit ang lakas din ng salamangkero ay humina. Dahil kailangan niyang protektahan ang hari at prinsesa. Sinamantala, habang ang salamangkero ay abala, ang bruha ay nagsabi ng mahika laban sa hari at prinsesa. At muli sa gitna ng panganib, ang ibon ay lumipad mula sa kung saan upang protektahan ang prinsesa. Nanigas agad ito at natumba. Hindi! 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 Habang ang bruha ay hindi nakatuon ng pansin, ang salamangkero ay naglabas ng mahika at lumikha ng isang selyo sa kanyang paanan na pumigil sa kanyang gumalaw. Ang apoy sa loob ng selyo ay nagsimulang masunog at sa isang iglap, ang bruha ay naging alikabok. Umupo ang prinsesa at umiyak para sa ibon. Sinisisi niya ang sarili sa paglagay sa ibon sa panganib. Bakit? Bakit mo ginawa ito upang iligtas ako? Kasalanan ko lahat to. Kasalanan ko. Ako ang dahilan ng pagkamatay mo. Gayunpaman, isang himala at hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakita. Isang liwanag ang lumabas at ang ibon ay naging isang prinsipe. Iyon ay si Edward, nakasayaw ni Lily noong nakaraang araw. Edward? Ikaw ba yan? Bakit ka naging ibon? Ikaw ang nagligtas sa akin? Oo, Lily, ako yun. Ako ang prinsipe ng kalapit ng kaharian. Pagkatapos ng sayawan, umuwi ako kasama ng iba pa ng mga prinsipe. Pagkatapos, lahat kami ay ginawang ibon ng bruha. Gusto pa niya kaming patayin. Ngunit maswerte na nagtamo ako ng maliit na sugat at nakatakas. Handa akong gawin ng lahat para protektahan ka, aking tunay na mahal. At iniisip ko na kahit na kailangan kong magsakripisyo, dapat kong gawin ito upang hindi ka maghirap tulad ko. Edward, maraming salamat! Lahat ay bumalik sa normal gaya ng dati. Si Edward at si Lily, matapos ng magkasamang malampasan ng mga paghihirap, ay naging malapit sa isa't isa at unti-unting nagkaibigan. Isang masaganang kasal ang ginanap na may pagdalo at pagpapala mula sa lahat. Kinalaunan, namuhay sila ng maligaya magpakailanman.